May silagan? Kung ano naman ang binibenta ninyo, ayoko bumili. Malista kayo. Kami yung mga estudyante nyo dati. Eh, ano ngayon? Ayoko makipag-usap kahit kanino. Sige na ho, Miss Ilagan. Mangangamusta lang ho naman kami. Umalis na kayo, sabi! Carlo, baka ay talaga makakita ni Miss Ilagan ng kahit sino. Huwag na lang natin siya guluhin. Di ba huli niyo sinabi sa amin bago kami mag-graduate ng grade school na huwag kami makalimot? Na dapat inaalala namin kay mga teachers? Ngayon, kayo na pala yung nakalimot. May narinig ba kayong umuungol na aso kagabi? Nakakilabot? Tama na nga yan. Alam niyo bang may isang tao kagabi na hindi makatulog sa takot? Eh, ayaw pa nga papatay yung ilaw eh. Diyan naman eh. Di ba kapag may umuungol na aso, ang ibig sabihin yun may mamamatay? Huh? O kaya naman may nakikita silang mga espiritu. Yeah. I just came back from outside and I see a dog looking straight up a tree. Naku, baka may kakra na sa labas ng bahay ni na Carlo. O kaya, white lady. Ha? Oh, sige, mauna na sa kwarto, ha? Uy, Ken, wala kang kasama sa kwarto mo. Baka mamaya may biglang tumabi sa'yo dyan. Uy, ano ba? Wala naman ganyan, no? Uy, tama na. Naluluha na si Ken. Ganyan talaga yan si Ken pag sobrang takot. Naiiyak. Ken, sino yung nasa likod mo? Hello! Uy, uy, Vicky. Tama na. Tama na, Vero. Hindi na nakakatawa. Sa likod mo! Ken, huwag ka na umakyat sa kwarto. Eh, hindi na namin pag-usapin tungkol sa multo, okay? Okay, salamat. Kaya ka pinagtitripan eh, kasi kagad ka natatakot. Nagtatapang-tapangan ka kasi, pati kuya ko hindi mo inurungan. Mura nga kagad kasi nakatutok sa akin yung baril eh. Hinagisan mo nga ng labintador eh. Diyan ka na nga. Sana makakita ka ng multo. Hindi ninyo siguro akala ay magiging ganito ang buhay ng dati ninyong teacher. Hindi ko po kayo nakalimutan, ma'am. Sabi niya daw po wala nakakaalala sa inyo. Eh, hindi po totoo yun. Kaya po namin kayo dinalaw. Ilang taon na ba ako nagkulong dito? Nahigit 10 taon na. Wala namang dumadalaw. Kayo lang. Sino nga ba kayo? Ako si Carlo. Siya po si Nicole at siya naman po si Flor. Ano nangyari sa'yo? Yan na ba ang tinuturo sa eskwelahan ngayon? Kung paano magbuntis ng maaga? Ma'am, mamagandang loob lang po kami na bumisita dito sa inyo. Ngayon, kung mamasamain niyo yung pagpunta namin dito, Nikki, umalis lang tayo. Anong gusto niyong marinig sa akin? Salamat? Sige, maraming salamat nang dahil sa inyo tumanda ako sa pagtuturo, sa pagsasabon, sa pagsesermon, sa mga estudyanteng katulad ninyo na alam ko naman nakalimutan ako. Tara na, Nikki. Sandali lang, Carlo. Alam niyo ba kung gano'ng katagal nagturo? 20 years. Hindi pa kayo pinapanganak, nagtuturo na ako. Pero ano na pala ako? Wala. Kahit na nagtiis ako, nagtiyaga, alang-alang sa mga estudyanteng katulad ninyo, dahil mahal ko kayong lahat, pero nasuklian ba ang pagmamahal na yun? Hindi. Hindi naman ho kami natin.
Ako po, masasabi ko hindi ko kayo nakalimutan. Hindi lang naman kayo yung nagmahal at binaliwala eh. Marami din tayong ganyan ang nararanasan. Hindi ko kayo nag-isa. Okay, sige, sandali ah. Medyo kinakabahan ako sa surprise mo eh kasi iniisip ko baka gusto mo akong gantihan kasi nga dinala kita sa ukay-ukay. Ayaw mo, huwi na ba? Ito naman, masyado naman. Maayaw agad, ikaw talaga. Ayan, okay. Gusto mo makita? Oo naman siya. Wow. Alam mo nung nagbabagyo pa kami dati. Dito kami lagi lang nagpupunta eh. Kasi malapit lang dito yung bahay, bakasyon na namin. Kaya lang, pinatanong ng daddy ko yung bahay-bakasyon na namin. Alam mo, Casey, alam ko itong lugar na to eh. Kasi dito kami nagkakamping dati nung Boy Scout pa ako. Actually, dun eh. You know? Talaga? Oo. Alam mo ba, gustong-gusto kong gagawin dito, sumisigaw ako na pagkalakas-lakas tapos... Nag-e-echo. Oo. Gusto mo, ulitin natin. Sige. Wala. Pangit. Ako. Casey, gusto kita! Gusto kita! Gustong-gusto kita! Gusto kita! Gusto kita! Ako na nga yung tumulong kay Vicky dahil pinagtitripan siya, pero nagpasalamat pa siya? Hindi! Relax ka lang, Rene. Alam mo, ang lamig-lamig dito sa Baguio, pero umiinit yung ulo ko kapag naiisip ko yung Ken na yan eh. Duwag! Uy, pero pinsan ko pa rin yung sinasabihan mo ng duwag, ha? Kanino ka pampe? Sa akin ko kay Ken. Oh, narinig ko na naman yung tanong na yan. Na hindi mo pa rin sinasagot. Sa akin ko kay Ken. Oo na. Sa'yo na ako kakampi. Kasi mapigilan eh. Kasi naman eh. Alam mo, kung wala kang gustong kampihan, sabihin mo lang, maka nalang umiyak. Paano hindi ko nga mapigilan? Eh, naghihiwa ka ng sibuyas eh. Nadali kita, ano? DJ, kaasar talaga. Yahoo! Magaling ko. Kailangan mo ng tulong? Hindi na, okay lang. Thank you. Sipsilagan talaga, oh. Pakipot pa. Kung hari nga ayaw pa tayong makita, tapos ngayon ayaw tayo paalisin. Ito mo, pinapakain pa tayo dito. Mabuti na rin yung para may kasama siya, di ba? Eh, ang lungkot naman kung mag-isa lang siya. Nikki, sorry. Sorry din. Alam ko, wala naman ako talaga sa lugar. Sumama lang yung loob ko. Pero Carlo, boyfriend ko si Jason. Alam ko naman yun eh. Hindi mo na kailangan ipaalala pa. Sana maintindihan mo na some things are expected of me dahil kami pa din. Okay. Hindi mo na kailangan ulit-ulitin. Nakuha ko na yung unang sinabi mo pa lang. Boyfriend mo si Jason. Eh, sino nga ba ako? Nobody. Ano? Inaaway mo na naman ako? Sinasabi ko lang naman sa'yo na alam ko ang lugar ko. Naimu ko sa'yo? Wow! Ang daming pagkain! May party? Hoy, hindi ka kasali, no? Anong hindi? Tawag kaya ako yung DJ. Hoy, DJ, di ba sabi mo tayo-tayo lang nila Vicky? Uy, wala akong sinabing tayo-tayo lang nila Vicky, ha? Sabi mo sa akin kakampi. At ang sabi naman niya, sa akin siya kampi. Alam nyo, ang mabuti nyo pang gawin, tulungan nyo lang kami maganda. Oo nga, kahit natin yung dalawa. Hmm? Ayoko nga kasama yung duwag. Ayoko kasama yung pikon. Ako daw ang pikon, eh sino kaya yung may lolang nagdidemanda? Sino kaya may kuyang warfreak? Parang nawala na akong gana kumain kasabay nyo. Kala ka dyan. Me too. Goodbye. Ako din, sibat na. Hep, 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 hep. Ikaw umay pa ka na nito kaya dito ka lang.
tahimik dito, ano? Walang ingay ng jeep. Walang mga radyo. Tapos, walang sigawan. Wala ang mami ko. Sana nga, dito na lang tayo tumire. Oo, tapos, hindi na tayo maghihiwalay, no? Dito, no, sa gubat na to, pwede tayo magtayo ng kubo or tent. Yeah! Ayoko, ano, gusto ko may malaking banyo tsaka malambot na higaan. Ito nga yung banyo mo, itong buong gubat na to, ang laki-laki. Tapos yung higaan natin, mangungulay ka na lang tayo ng mga dahon-dahon, di ba? Di ko type yung mga ganito, no? Tak. O, sige, ganito na lang. Balang araw, magpapatayo ako ng malaking mansyon. Mm. Tapos mayroong malalaking banyo, madaming kwarto. Tsaka siyempre yung mga higaan, puro malalambot. Kailan mo naman planong patayo yung mansyon na yan? Basta, pagbalik natin dito. Baka naman pag di tayo nagkatuloy, ibang babae na dalhin mo, ah. O ba, Casey? Ikaw lang yung gusto ko. No pecs, man. Cross my heart. Baduy mo? Alam mo, para maniwala ka, gagawa tayo ng tanda. Tapos, ibabaw natin to. Di ba? Saan? Dun, dun. Ha? Oo. Eh, magagabi na. Okay nga yun. Tapos, magbabonfire tayo. Tapos, ibabaw natin to dun. Pero bago yun, magsusulat muna tayo sa isa, di ba? Okay, sige. Ano, halika na? Ha? Yun pa tayo! Kaya nakakadami ka na. Sige pa. Para masaya, smile na smile, sabay shot! Alam mo kayo, naninibago talaga ako sa'yo. Eh, hindi ka naman tumador, di ba? Alam mo, okay lang yan. Ngitian na natin lahat ng problema sa mundo. Di ba? Basta, inom lang tayo. Hindi ko tabahay, ah. Teka, teka. Nahilo ko. Buti nga, tagay kasi ng tagay, hindi naman pala kaya. Huwag ka nga dito. Inaantok na ako eh. Paano, ikaw nalang bahala dyan, ha? DJ! Alagaan DJ, mo yan si Ken. Huwag mo ko iwanan! DJ, bumalik ka dito! DJ! DJ, halik! Halika! DJ! Oh! Bawal tumingin, oh. Ay, sorry po. Oh, akin na yung bilis. Lagyan natin sa thermos. Ay, sandali, sandali, ha. Meron pa kayo dadagdag. Ano yan? Sandali, sandali, sandali. Siyempre, baka na yung thermos, di ba? Ito yung mga resibo ng kiniinan nating restaurant, ha? Tikat ng karera. Ito yung lahat ng mga resibo ng mga pinuntahan natin, ha? Tinago mo? Oo. At alam ko, sasabihin mo sa akin ang badigo. Hindi, Joey Boy. Natouch na ako, eh. Alam mo, hindi naman talaga ako ganito eh. First time ko lang inipon yung mga resibo at yung mga ticket. Kasi gusto ko, na-remembrance tayo dun sa lahat ng lakad natin. Tapos, kapag binaon natin ito dyan, walang pwedeng makagalaw na ito. Hindi tayo lang. Alam mo, nagugulat ako sa mga ginagawa mo. Ako rin naman nagugulat sa mga ginagawa ko. Hindi naman kasi ako ganito dati eh. Ewan ko ba, parang iba rin nararamdaman ko sa racing. Basta, once na binuo natin ito dyan, walang pwedeng gumalaw niya kung di tayo. Thanks, ma'am. Fresh gulays. Delicious. Ay, meron nga pala ako yema sa kwarto. Sandali, ha? Kukunin ko. Wow. Carlo, hindi ka pa kumakain. Sige po, uwi na lang po ako. Ah, tikman mo muna yung niluto ni Nicole. Ang sarap. Hindi na lang po. Ma'am,
huwag niya na po yung pigilan. Pag sinabi po niyang ayaw niya talaga. Talaga kami. Baka may ilaw lang talaga. DJ, bumalik ka naman dito. Huwag mo nga ako kapitan ng ganyan. Rine, takot ako eh. Akala ko ba lasing ka? Rine, pwede rin nang matakot ang mga lasing eh. Please, huwag mo iwanan dyan ka lang. Ewan ko sa'yo, babalik na ako sa kwarto. Bahala ka siya. Rine, nasusuka ako, Rine. DJ! DJ! Yung pinsan mo, nagsusuka dito! Ikot pa rin yung mundo ko. Rene, huwag mo akong iwanan, please. Oo, sumandal ka na lang dito sa sofa. Talaga nila brown out, no? Vicky, ano kaya buksan na ulit natin yung main switch ng kuryente? Baka kasi hindi kayanin ni Ken, matatakotin talaga yun eh. Ano ka naman, DJ? Tingnan mo nga, may palang nag-uubos sa'yo sayaw. This will finally get those two together. Oo nga. Konting brown out, konting takotan. Tingnan nyo. Makakalimutan nang magkagalit sila. Oo nga, no? Boy scout ka talaga? Aba, syempre. Scout leader kaya to. Asan na ba yung thermos? Bonan natin. Okay. Kailangan natin to babalikan? Limang buwan mula ngayon. Sa February pa? Oo. Kasi alam ko, pag-uwi natin na Maynila, maraming bubago. Pag-iwalayin tayo ng mami ko at tatay mo. O kaya, pwedeng pumayag na lang sila. Alam mo, itong mga pinaw natin ngayon dito, tanda ito na nagkasama tayo ngayon. Kasi alam ko, maraming babago pag-uwi natin. Pero tayong dalawa, hinding-hindi mababago. Si Flore! Ako na ako sa buha! Ako na! Ako na yung tunutusan mo eh! Eh, hindi naman ako nag-uutos eh! Ah! Teka! Huwag ka na malalim! Huwag ka na malalim siya! Wata na mga babae to ah! Eh, nilak ng magaling mong pinsan yung kwarto niyo eh! Ito mga pahigay na! San pa nga ba? Lagot yung DJ na yan sa akin. Ano yun? Titingnan ko. Hindi, wag na.
Baka multo yun. Walang multo dito. Hindi, mga aso hungol! Gusto mo na bang bumalik kila Carlo? Hindi na lang muna. Dito na muna tayo para tahimik. Tsaka solong-solo kita. Gusto mo na ba yung jacket ko? Mga nalamig ka na eh. Hindi, Joyboy. Okay lang. Alam mo naman ako yun. Basta komportable ka, okay lang sa akin. Anong ginagawa mo? Good night, kiss. Eh, di ba naman tayo matutulog, diba? Tsaka bukas siniswerte. Ito naman, ang romantic nung gabi. Tapos, sa ilalim pa tayo ng mga moons and stars. Moons and stars? Hey, hindi pa nga kita sinasugot mo to kiss na agad. Kiss mo. Sige, ganito na lang. Kaya dito. Sige, ganito na lang, ha? Alam mo, pagtatawanan ako ni Vicky pag nalaman niyang pumayag ako na i-kiss mo sa hand. Alam mo, okay lang kahit sa kamay lang ito na-kiss, tsaka nakatabi kita ng ganito. Masayang-masaya na ako. Alam mo, kahit tinutopo kami niyan sa kaatehan mo, at kahit minsan naiinis ako sa mga hirit mo, ewan ko ba? Sobrang lakas na ng tama ako sa'yo, Casey. Mahal na talaga kita. Ano? Mahal mo ako? Akala ko patulog ka na. Bakit? Sasabihin mo lang ba kung tulog ako? Paano kita sasagutin kung tulog ako? Oo ngayon. Gising ka na. Ano? Sagot mo? Ano bang gagawin ko sa'yo, Ken? Kahit asar pa ako sa'yo, eh, hindi pa rin kita matiis, eh. Anong ginagawa mo rin, eh? Hinatanggal ko lang yung sapatos mo para komportable ka sa paghiga mo. Sweet, sweet mo talaga. Kaya nga, crush kita, eh. Ano? Kaya nga lang, siga ka. Inamin mo na na-crush mo ko, tapos biglang binawi. Nga, patulog na tayo. Ano? Ano ba? Ken? I-timing mo yung pag-iri mo. So, game, game. 1, 2, 3, iri! Nandiyan na ba? Hinga. Floor, isa pa, Floor. Kaya mo yan. 1, 2, 3, iri! Ayan na! Lumalabas na yung bata! Ayan na! Sige pa, Floor. Isa pa. Malakas, isa pang malakas na iri. Sige pa. Ayan ang baby.
Alam mo, napabilib mo ako eh. Talagang naalalayan mo siya ng gusto. Wala lang yun. Hindi, Carlo. Alam mo, hindi lahat ng lalaki kayang gawin yun. Isang malaking bagay yung ginawa mo kanina. Hanga ako sa'yo. Yes! Tayo na! Kami na ni Casey! Wait! Joy, boy! Kaya lang, nagkasagutan tayo. Hindi naman natin na-sealed with a kiss. Oo nga, no? Baka naman pwede. Ngayon na lang. Nyeh! Teka, sandali lang, ah. Tingnan mo nga itsura natin, no? Dungis-dungis natin at dumi-dumi natin. Tsaka, hindi pa ako nakakapag-toothbrush. Eh, ano naman? Pareho naman tayo, eh. Yuck! Gusto ko first kiss ko memorable. Tsaka, perfect. Buti pa, umuwi muna tayo dun kina Carlo, tapos dun tayo mag-toothbrush. Pambihira naman, no? Kiss talang naging bato pa. Oh, Casey, bakit? Mamimiss ko lang yung lugar na nagkasagutan tayo. Oo nga eh. Kasi pagbalik natin sa Manila, balik din yung mga problema. Bawal ako sa'yo. Bawal ka sa akin. Hindi tayo pwede magsama. Pwede bang huwag na lang tayo umalis? Pangako ko sa'yo, Cassandra Espinosa. Saksi ang lahat ng mga puno dito sa gupat na to. Wala nang pwedeng gumitna sa ating dalawa, kahit pa magulang natin, kaibigan natin, at kahit sino pang tao. Pangako ko sa'yo, Joey Boy de la Cruz. Pilalaban kita sa mommy ko. Hindi kita iiwan eh. Hindi na tayo mag-iwalay. Promise? Promise. Miss Ilagan, bababa na ko kami ng bahay ni Nikki. Sasabihin na rin mo namin sa magulang ni Flor, tapos uwi na rin mo kami. Huwag muna. Malulungkot na naman ako dito. Mag-iisa na naman ako. Bakit kasi dito ko kayo tumira eh? Ang layo. Gusto ko kasing lumayo sa mga tao noon. Dahil ba magsawa na kayong magturo? Dahil ang sawa yung kasintahan ko sa kahihintay sa akin. Masyado kasi akong focus sa pagtuturo noon. Ginawa kong mundo ko yung eskwela at mga estudyante. Hindi ko siya inintindi. Iniwan niya ako. Hindi niyo siya pinigil? Itaas ang pride ko noon eh. Sinabi ko sa kanya kung ayaw niya sa akin, edi huwag. Doon na lang ako sa mga estudyante ko. Pero hindi niyo siya makalimutan. Ako alam ko, kinalimutan na niya ako. Kaya ito ako ngayon, isang matandang dalaga. Nag-iisa, malungkot, walang nagmamahal. Ikaw, Carlo, kung meron kang minamahal, paglaban mo siya. Huwag mong hahayaan mawala siya sa piling mo dahil baka tuluyan na kayo magkalayo. Bakit mo tinibay matulog? Ano nga ng gabi? Ano ginagawa mo sa tabi ko? Meron ba nangyari sa atin? Rene, siga ka talaga. Biruin mo, lalaki pa yung nagtatanong sa'yo kung ano nangyari sa kami. Hoy, walang nangyari sa amin, no? Bakit ako nandito? Ano gusto mo? Ano?
pinapalabas mo na gusto kita makasama sa kwarto, ganun? Gusto mo sabakin kita? Oy, teka lang. Okay, mag-away. Ang sweet-sweet nyo nga eh, magkatabi kayo matulog. Yuck! Yuck-yuck ka dyan. Eh, hanggang tenga ang ngiti mo nung katabi mo si Ken eh. Oh, oh. Don't fight na. Aminin nyo, nag-kiss and makeup na kayo kagabi nung pinatay namin yung switch. Pinatay nyo yung... Kayo yung nanakot sa amin? Uy, joke lang naman yun eh. Joke na. Joke. Anong joke? Anong joke? Joke? Anong joke? 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 Buti na lang naakyat ng mga magulang ni Flor yung jeep nila at nadala si Flor sa ospital. Pag umakyat kayo ulit dito sa Baguio, ha? Nadalawin ninyo ako. Bakit po, ma'am? Si Julio. Sino siya? Yung dati kong kasintahan. Ma'am, bakit hindi niyo siya lapitan? Kakahiya. Matagal na panahon niyo rin ito hinintay, di ba? May asawa at anak na siya. Ayoko nang manggulo. Kung hindi niyo siya kakausapin ngayon, baka hindi na kayo magkita ulit. Baka pagsisihan niyo pa. Story ni Miss Ilaga, no? Hindi niya kasi sinabi yung totoong nararamdaman niya, eh. Alam ko. Kaya nga, diba, sabi nila, if you love a person, say it. Huwag ka na maghintay ng tamang pagkakataon. Kasi mamaya, hintay ka ng hintay dyan, hindi naman pala dadating. Then the next thing you know, wala na siya. Nasa iba na siya. Kaya hanapin tayo ni Miss Ilaga pag umalis tayo dito. Sa tingin mo ba hanapin pa niya tayo? Alam mo, ang maghahanap sa atin yung mga kaibigan natin. Tara na. Julio? Agnes. Agnes Ilagan. Agnes? Hindi kita nakilala. Agnes, si Beth nga pala ang asawa ko. At saka si Sarah ang anak namin. Sige, baka nakakaabala ako. Ay, hindi, okay lang. Okay lang, sandali. Ah, Sarah, alam mo bang teacher ang kaibigan ng tatay mo? Baka balang araw, maging maswerte ka at maging estudyante ka niya. Magaling na teacher si Miss Ilagan. Oo, Sarah. Pag malaki ka na, ready ka na to go to school, magkikita tayo ulit, ha, para ako magiging favorite teacher mo. Hmm? Oh, sige, Julio. Mabuti naman at may pamilya ka na. Oo. Maswerte nga ako. Sana makita mo rin yung swerte mo. At sana makita mo rin yung mamahalin mo. Sige, mauna na kami. Sige. Ang dami nangyari kagabi sa bahay, ha? Oo, nagsalita, nagpaanak ng buntis sa tuktok ng buntok. Oo, ayun! Teka, siyempre hindi magpapatalo yung sister ko. Natulog sa gubat kasama si Joy Boy! Joy Boy! Mag-exciting daw sabi ni Rene kasi minumulto daw sila! Oo, oh, kalansay na si DJ! Makukulam na si Vicky at namumutlang multo na si Justin! Sobrang memorable talaga yung joyride natin sa Baguio. Kaya, paano namin ang gabi? Inuman ulit? Yeah! Before we talk about drinking,
Pwede bang lasa breakfast muna? I wanna try this sundot kalangot. Marisa! Ano tong ginagawa mo? Bakit ka na kaya galap sa kwarto ni Carlo? Hindi niya to kwarto. Guest room natin to na pinagamit sa kanya temporarily. Marisa, ano na naman ba itong gusto mong palabasin? Gusto ko lang ibalik sa ayos ang bahay ko bago mo pinatara dito ang bastardo mo. Pwede ba? Tigilan mo na nga kakatawag mo kay Carlo nun. Bahay ko to at gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Tawagin siya kung ano gusto ko itawag sa kanya. Itapot ang mga gamit niya. Yan! At ikadato ang pinto para hindi na siya makabalik dito. Sumusobra ka na! Sumusobra ka na! Jason? Jason, meron na kaming hindi na pagkakaunawa ng mami mo. Bakit ba sa tuwing kausap mo si mami, galit ka? Tsaka, bakit kailangan lagi kayo mag-away? Kailan ba tatayimik ng bahay na to? Lakad kayo ni Leia, Jason. Sasamahan niya lang po ako mag-guitar lesson. That's good. Sorry na, Jason. Sorry na nakita mo kami kanina nag-aaway ng daddy mo. Hindi ko lang kasi kaya lahat na nangyayari dito sa bahay eh. Dito lang. Sorry, nakikita ko ng kaibigan mo na ganito. Okay lang yun, ma. Ilabas niya lang yung sama ng loob niyo. May kilid naman ako eh. Ayoko naman talagang malamang may problema kami ng daddy mo eh. Pero wala na akong matatakbuhan. Sobra na sila eh. Bahay natin to. Bakit ba kailangan dalhin pa niya dito yung anak niya sa labas? Tingnan mo, makikita ko si Carlo. Naaalala kong nagtaksa sa akin ng daddy mo. Akala ko kaya kong sikmurain. Pero hindi ko matagalan eh. Nasasaktan ako. Hirap na ako. Sana nga, hindi na bumalik yan si Carlo para tapos na yung problema namin. Jason. Totoo naman eh. Lumala na lang lahat nung dumating yan si Carlo. Tama si Mami. Bahay namin to. Bakit kami pa yung dapat mag-adjust sa kanila? Alam mo, may na-realize din ako eh nung nakikinig ako sa Mami mo. Tama siya. Dapat siguro hindi tayo parating magkasama. Bakit? May girlfriend ka na. Committed ka na kay Nicole. Kung tutuusin nga, dapat siya ang kasama mo ngayon, hindi ako. Saka ayoko talaga yung nakakaapak ng iba. Ayoko rin namang maramdaman ni Nicole yung nararamdaman ng mami mo ngayon. Kailangan kita, Leia. Ayoko kasing nakakasakit ng iba eh. Kaya sige na,
Let's do what's right. Intindihin mo na lang ang girlfriend mo. Kalimutan mo na lang ako. Hanap nang hanap sa'yo sa loob, ah. Nandito ka lang pala sa labas, eh. Ano ang nagawa mo dito? Wala. Dumating lang kasi kanina si Miss Ilagan. Bakit hindi mo ako tinawag? Carlo? Ha? What's wrong? Apektado lang ako siguro sa sinabi sa akin ni Miss Ilagan, eh. Diba ang kwento mo naman sa akin, mahal na mahal niya yon. Halos di na nga daw niya naalala si Miss Ilagan, eh. Ganun lang ba kadaling makalimot ng minahal mo? Hindi naman siguro. Ayoko mangyari sa akin yung nangyari kay Miss Ilagan. Ano ka ba? Bata ka pa, Carlo. Ayoko na itago ang nararamdaman ko. Carlo? Miki, gusto ko na sabihin sa'yo ito bago mahuli ang lahat. I love you, Nikki.